Alamin natin ang mga balita sa panig ng North America. Narito ang ating news anchor mula sa New York News Bureau, si Marvin Goh. Good morning, Marvin. Good morning, Alba. Lalo na kay Kuya Daniel. Narito na ang mga hataw na balita. Bagamat patagal na naghahanda, hindi pa rin naiwasan ng mga New Yorkers ang mga problemang dulot ng kauna-unahang major snowstorm ng winter season sa taong ito. Umabot sa 14 inches na snow ang bumalot sa buong syudad na nagsimula noong Sabado ng gabi. Tulad ng inaasahan, ito ay nagdulot ng pagkaantala at pagkakansela ng lahat ng mga flights na papasok at palabas ng New York City. Marami din ang mga na-stranded sa sasakyan sa gitna ng daan sa kalakasan ng snowstorm. Ayon sa Department of Sanitation, 2,000 tonelada ng snow salt kasama na ang 1,500 plows at 365 salt spreaders ang kanilang inihanda upang mapanatiling maayos at ligtas ang lahat ng mga lansangan. Sinaproblema ngayon ng mga retail stores ang mabagsik na panahon dahil sa nasagasaan nito ang isa sa pinakamalaking shopping events ng taon. May hataw balita si Enzo Cruz. Naroon ba mga financial experts na magiging matuwal ang bentahan sa Super Saturday sales dahil sa snowstorm? Ang popular na Super Saturday sales na ginaganap tuwing ikatlong Sabado ng Disyembre ay inaasahang mag-aangat ng holiday sales figures. Ngunit dahil sa malakas na snowstorms, pinangangambahan ng mga retail stores na malaki ang magiging negatibong epekto nito sa kanilang inaasahang kikitain. Sa halip na bumili sa mga retail outlets habang mabagsik ang panahon, mas pinipili ng mga marami ang online sites para sa kanilang last-minute shopping. Ngunit ayon sa mga eksperto ng industriya, bagamat malaki ang kaaluwan ng online shopping, maaaring kaharapin ng mga mamimili ang matataas na shipping fees. Matatandaan ang Super Saturday sales ng nakaraang taon ay hindi naging maganda para sa mga retailers. Dahil sa pagbagsak ng ekonomiya, maraming mamimili ang hindi kumagat sa kanilang mga discounts dahil sa malawakang layoffs at unemployment, kung kaya't napilitan silang ibenta ang kanilang mga produkto sa higit na mabababang presyo. Mula dito sa Woodside, New York, Enzo Cruz para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Sa ibang balita, binawi ng Procter & Gamble ang mahigit 700,000 Vicks Daytime Cold and Flu Bonus Pack Leafy Pack sa Kalapang Amerika. Ayon sa ulat ng Consumer Safety Product Commission, hindi ligtas ang packaging ng nasabing produkto para sa mga bata. Napag-alamang mayroong acetaminophen, ang cold and flu medicine na ito na maaring maging sanhi na malalang health problems at kamatayan sa mga bata kapag nainom ito sa maling dosage. At dahil wala itong child-resistant packaging at warning sa label, minabuti ng Procter & Gamble na i-recall ang produkto. Sa kasalukuyan, wala pa namang naiulat na apek na naapektuhan ng produktong ito. At yan ang mga balita dito sa panig ng North America. Mula dito sa New York News Bureau, Marvin Goh para sa UNTV Global News. Maraming salamat, Marvin Goh.